Abante Radio Tabloidista was live March 28, 2022. Perfecto Bordalo ang nagtatag ng petition to stop loan sharks group na naglalayong tipunin ang lahat ng mga naging biktima ng online lending apps. Alamin ang buong kwento dito sa Asintado kasama si Attorney Claire Castro at Jigo Pistolero dito lang sa Abante News Online at Abogado PH. Ang maling pamamaraan ng pagsingil sa isang nagkautang ay hindi magbubunga ng magandang resulta sa bawat panig ng nagpautang at umutang. Ang sadyang panggigipit, abot langit na tubo at kaltas sa loob ng pinaikling panahon ay sadyang idinisenyo ng mga nagpapautang upang pagsamantalahan ang kagipitan ng taong umutang at ito ay labag sa batas ng tao at batas ng Diyos. Sadyang panggigipit, pananakot, pagpapahiya, paninira sa kakarampot na halaga ay hindi makatarungan na manira ng buhay at itulak sa pagpapakamatay, depresyon, stress, kahit pa ito ay nagkautang. Makailang ulit ng may na-raid, nahuli mga demonyong loan shark, ola lending, financing. Pero ang tanong, ano nangyari sa mga nahuli? Nakulong ba? Sa kalidad ng judicial system natin, may hustisya pa ba? Kung pera ang nagpapakilos sa mga korte na ginawa ng matansa ng mga magbababoy na mga attorney na mga demonyong financing syndicate. Pera-pera labanan sa mga korte. Pag may pera ka at maimpluensya o kasapi ng sindikato, absuelto ka. Kapag wala kang pera, kawawa ka. Dahil pera-pera ang batas sa ating mga korte, lalo na sa Pasayaw. Yan ang korte ng mga baboy na paotang modus. Tinatrabaho namin
Hindi lang basta pagrereklamo. Nilalakad namin sa Malacañang SEC, NPC, NBI, PNP at iba't ibang media ng mga sumusuporta sa akin at group. Madami na tayo nagawa. Tuloy-tuloy lang. Marami pong biktima ng mga online lending apps ang lumalapit sa akin para humingi ng tulong sa harassment at pamamahiya na ginagawa ng mga online lending apps na ito. Sa mga hindi po nakakaalam, kapag po nag-download kayo ng apps nila sa Google Play, wala po ito sa iOS. Doon nila makukuha yung contact list sa cellphone mo. Marami pong cases yung hindi naman nangutang pero sinisingil. Meron ding hindi naman nakuha yung pera kasi nagbago ng isip dahil sa malaking interest. Sinisingil. Meron pong isang araw palang due, nag-text blast na po sila sa mga tao sa contact list ng cellphone mo na nakuha nila ng walang pahintulot at sasabihin na ginawa silang contact reference kahit hindi naman. A clear violation of Data Privacy Act of 2012. Lahat po ng threats gagawin nila, hindi po sila nadadala sa pakiusap. Bukod dito, halimbawa umutang ka ng 7,000 pesos, mapupunta sa iyo 3,200 na lang kasi malaki kaltas plus malaki interest at 10 days lang ang term. Hindi po ito makatao at makatarungan. Please do not judge these people na nangutang at di makapagbayad agad kasi hindi mo alam ang circumstance na meron sila. Ang issue po dito ay yung pag-text blast nila sa mga taong walang kinalaman sa utang, pamamahiya sa Facebook, pagmumura, pananakot at kung ano-ano pang threats. These victims can't hardly sleep and eat because of the threats and humiliation these lending apps have caused them. Some are already depressed and stressed. Some lost their jobs, family, and friends. May mga nagpakamatay na raw at nakunan. Kahit this oras ng gabi, nagtatawag daw mga to using different numbers. Kaya dapat talaga registered ang mga SIM. Marami na pong complaints ang na-receive ng National Privacy Commission. But these online lending apps are still illegally operating in the Philippines. They need to be stopped once and for all. Marami na po silang biktima at mabibiktima pa. I am posting this to get attention from someone higher or who has the power to help these poor victims who are continually harassed and humiliated by these
online lending apps and to warn others not to use or try these lending apps. They will ruin your life, lalo kayong ibabaon sa utang. These apps are rumored to be owned by Chinese, not SEC registered. Ang karamihan at iisa lang may-ari, no business permit. So, nakakalusot sa BIR at BSP sa laki ng interest na ipinapataw nila. Mabigyan nyo sana ito ng pansin. Ilang buhay pa ba ang masasayang dahil sa ola? Ilan pa bang buhay ang dapat na masira at mawalan ng saysay dahil sa di patas na pamamaraan ninyo, mga ola owner? Oo, andoon na tayo. Easiest way of utang. No collateral. No formal agreement. Fastest disbursement in a minute. Nakautang na kaming mga client ninyo. Opo, naroon na tayo na only pananakot, pamamahiya sa social media and sa contacts reference namin at kahit hindi contact reference. Na text blast at na cold blast na ninyo. Sabihin, magnanakaw, scammer kami. Sa pamamaraan ninyo ng paniningil, unti-unti na din humuhudas ang mga client ninyo, mga olas. Sa barubal style ninyo ng pamimwersa para lang magbayad sa inyo kaming mga client ninyo, lalo lang kayong nawawalan ng masisingil. Bagkos, lalo pa kayong nauutangan ng mga naghihiganting client ninyo. Oo na, mga olas, di kayo mawawalan ng salapi. Bumabaha pa ang pera nyo. Sige lang, haras pa mor. Barubalin pa ninyo, mga client. Walang makakapigil na batas sa inyo, mga olas. Nakikita namin yon sa pamamaraan ng paggamit nyo sa mga pangalan ng mga taong inaasahan namin kakampi sa aming mga nararanasang kahihiyan at ang iba nagbuwis buhay pa. Ngunit patuloy kayong namamayagpag, nagpapakitang walang galang sa batas ng tinutungtungan ninyong lugar. Mga olas, nakikita namin ang patuloy ninyo na pagbaboy sa mga taga Securities and Exchange Commission, sa mga taga NPC, mga taga DICT, pati na mga batas na isinisulong ni Senator Win Gatchalian, mga taga NBI Cybercrime, PNP Anti-Cybercrime, kahit pa name ni PNP Chief Guillermo Eliazar ginagamit ninyo sa mga kunwari demand letter ninyo. Mga olas owner, di kami bulag sa katotohanang
Pader kayong binabangga namin. Di nga kayo kaya patiklupin ng mga nakakataas. Kami pa bang mga client nyo? Kayong mga OLAS agent, gawin ninyo lahat. Mapaglingkuran lang ninyo mga amo nyong demonyo. Sundin ninyo mga batas nila dahil trabaho lang, walang personalan. Total naman, kahit anong gawin, kahit pa siguro presidente ng Pilipinas, walang magagawa sa mga amo ninyo. Kaya wala kayong pakundangan na demonyuhin mga taong walang kalaban-laban sa inyo. Attention sa mga global demonyong financing syndicate modus victim. Securities and Exchange Commission Philippines. Marami na po nakapile na reklamo sa inyo yan. Ano na po? Paano naman po yung mga pinerwisyo inagawan sa kalye ng ikinabubuhay, kinuha, pati mga personal na gamit? Paano mga inapi, sinira ang buhay, inagawan ng panghanap buhay, pinaglaruan sa korte, noon na wala kamo kayong jurisdiction sa mga kawalang hiyaang ginagawa nila. Dahil bylaws lang ng korporasyon ang nasa jurisdiction ninyo. Naghihintay po kami kung ano po ang maging remedy nyo na maituwid ang mga maling ginawa sa buhay namin. Kayo nagbigay ng permit to operate. Hindi sana kami na abuso ng sobra-sobra pa sa sobra. Hindi sana nasira ang buhay namin. Kayo nagpakawala sa mga ito. Sino po ang may pananagutan sa mga kahayupang ginawa nila? Paano pa kami mabubuhay, makababalik sa normal naming buhay? Paano maibabalik ang inagaw sa amin? Paano maibabalik mga taon na nawala kami hanap buhay? Nalugmok. Yan po ay isang malaking tanong namin sa inyo. Maibabalik nyo pa ba ang buhay namin? Tignan nyo ang kasong nangyari, ginawa sa akin at sa napakarami pang iba. Perfecto, T. Bordalio. Walang problema kung natutunan nyong lumaban at magpakatatag, harapin mga demonyo. Nandyan na ang mga batas. Nasa sa atin lahat ng karapatan. Nasa atin ang batas ng tao, pati batas ng Diyos. Huwag magpatukso sa demonyo. Kung dinanas nyo ang gaya ng mga dinaranas namin, pwede pa. Pero kung kami nga lumalaban, kayo pa kaya na kung tutuusin, wala kayong dapat problemahin dahil nasa inyo na mga karapatan. Andyan na ang mga batas. Wala sila laban sa inyo
kundi ang mangharas lang habang nagtatago sa internet. At kung lumantad man ay hindi rin uubra dahil budol-budol yan na pinrotektahan lang ng mga scalawags sa mga opisina ng gobyerno. Hindi lahat ay masama. Meron pa rin iilan porsyentong matitino sa gobyerno. Bagamat maraming demonyo ay mananaig pa rin ang katotohanan at kabutihan sa huli. At kung hindi man, taas noo pa rin dapat dahil biktima lang kayo ng mga pagkasakim, pagkaganid ng mga taong nasa ganitong global demonyong financing, lending, OLA, syndicate, modus. Sa mga kinukulit hanggang ngayon ng dorobo at tigidig, huwag nyo na lang pansinin sila. May bago sila taktika na kapag napikun ka, ikaw pa ang ireklamo na hindi naman katanggap-tanggap dahil obvious naman na sila ang nagpo-probok at para matanggap sa barangay ang reklamo. May isang barangay captain sa Manila ang nakipagkutsabahan sa dorobo at tinuruan yung agent na mag kaso ng harassment sa sinisingil upang maligal na matanggap sa barangay yung reklamo. Pero huwag kayo magpatakot dahil obvious na kayo ang hinaharas para matakot kayo at maobliga sa gusto nila. Blackmail po yung malicious prosecution at kung idemanda kayo, pwede nyo bueltahan ng perjury. Tila gumagawa sila ng palusot pero hindi nila inisip na malalagay sila sa alanganin. Laban lang po at nasa inyo ang lahat ng karapatan. Labanan nyo ang pang-i-scam ng mga yan. Una, magreklamo na agad kayo. Email, info@pms.gov.ph para protektado kayo laban sa mga modus nila. Try best effort para makipag-usap ng maayos. Pero kung tinatakot, hinaharas, nilabag ang privacy mo, mataas patong, kaltas, terms, compute mo magkano kita nila sa loob ng isang buwan. Kung abot langit yan, hindi naman yan makapagreklamo dahil illegal yan. Ireklamo, labanan, mag-backread sa mga post, comment para may ideya kung ano dapat gawin. Then, pag okay ka na, share mo sa ibang kamember experience mo para makatulong ka rin sa iba. Unpaid online loan. Para gumaan mga pakiramdam nyo at hindi na kayo may stress. Take time to read. Para sa mga na biktima din
ng lending apps or hacking. Bakit hindi ka dapat matakot sa mga agents at lending apps? Legal department daw ng mga loan app na yan. Number one, hindi ka dapat matakot kasi wala silang stronghold sa'yo. Number two, regarding blacklisting sa NBI, PNP, and other form of government agencies na lagi nila pinapanakot. Uulit-ulitin ko, unless you have criminal case, doon ka lang posible ma-blacklist. Sa NBI at PNP, what are the criminal cases? Rape, murder, attempted murder, pagnanakaw, pangingidnap, etc. Number 3, kung kinakatakot mo na baka puntahan ka sa opisina at sa barangay nyo, don't be. Uulitin ko ulit, takot yang mga yan na lumantad. Why? Kasi alam nila na sila ang huhulihin dahil sa harassment na ginagawa nila sa'yo. Number 4, never, ever, ever answer texts or calls ng mga agents. Why? Posible na gamitin laban sa'yo ang mga sagot mo pag nagkakasuhan na sa korte. Well, in future reference of your life, advance dapat tayo mag-isip. Sabi ko nga, less talk, less mistake. Number 5, huwag na huwag nyo buburahin yung mga text sa inyo ng mga agents. Kesyo, ma-stress kayo pag nababasa nyo. Uulitin ko, huwag nyo buburahin. Trust me, magagamit mo yan. Number 6, kung natatakot ka na baka puntahan ka, file a blatter sa nearest police station at barangay, sa work or bahay nyo. Tell them na hinaharas ka ng mga agents na yan and they are invading your privacy. Told you guys, malakas laban natin kapag pumunta. Welcome them wholeheartedly. Tapos magpatawag kayo ng barangay at police immediately para makulong na yung mga walang yang yan at mabawasan ang salot sa mundo. Number 7, huwag na huwag kayo magbabayad ng partial or magsesettle sa kahit anong promo na sinasabi nila sa inyo para kunyari mabawasan utang nyo. Lalo kayong malulubog dyan. Yung pera nyo na hawak, ipambili nyo na lang ng bigas, ng ulam o ng pampaganda nyo. Number 8, kakasuhan ka ng small claim. Trust me when I say possible na mahabla ang kaso na yan dahil sa harassment na ginawa at patuloy na ginagawa ng mga agents na yan. Number 9, hindi sa text o sa tawag ang ginagawa ng mga totoong legal officers, lalo kung sinasabi nila na sasampahan kayo ng kaso. If may kaso na
na isampa laban sa iyo. Magpapadala sa iyo via post office ang Supreme Court or Metropolitan Trial Court ng subpoena. Uulitin ko, huwag kayo maniniwala sa text o email na nagsasabing may hearing kayo na dapat daluhan dahil subpoena ang ipinapadala ng Supreme Court at Metropolitan Trial Court. Number 10, regarding sa sheriff na pupunta, uulitin ko, hindi basta-basta napunta ang sheriff at lalong hindi ganun kabilis mag-process ng notice of search ang Supreme Court dahil iniimbestigahan ng masinsinan yun at lalong hindi yan pupunta basta-basta nang walang notice ka na natatanggap from Supreme Court. Send via post office. Again, no text or email. Number 11, if the agent treats you like a toy, then be Annabelle. Number 12, regarding sa text at call blast, wala tayong magagawa dyan. Ayan lang ang hawak sa atin ng mga loan app at agents na yan. Kaya hanggang dyan lang yan. Hindi mo mapipigil yan. And there's no other way para matigil sila, not unless magsawa sila. Number 13. Kung gusto nyo matigil ang panghaharas sa inyo at gusto nyo talaga sila mapasara, mag-file kayo ng kaso sa SEC, NPC, NBI, at PNP dahil wala kayong magagawa kung puro kayo rant lang sa social media. Wala kayong pinagkaiba sa mga agents na yan. Number 14, wala kang pambayad pero takot ka dahil hinaharas ka nila. Huwag mo na bayaran. Sila pa nga may utang sa'yo dahil sa ginagawa nila. Number 15, wala ba talagang nakukulong sa utang? Yes, wala pong nakukulong sa utang as it is mandated sa Article 3, Section 20 of 1987 Philippine Constitution. No person shall be imprisoned for non-payment of debt or poll tax. It is written in Constitution. Kaya kahit magkaroon ka ng kasong small claims, Philippine Constitution states that no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Number 16, regarding estapa. As long as wala kang binabayad o ginagamit na bouncy check, hindi ka makakasuhan ng estapa. Number 17, regarding small claims, yung utang mo lang ang pag-uusapan doon at hindi kasama ang interest. So, chill out. Malabo, mahuli man, pera-pera lang sa korteng mga timawa sa kwarta. Kaya pinlano ko talaga
sa mga media paputukin para ma-aware mga tao at madali maunawaan ng mga contacts nyo at kakilala, dahil malamang hindi lang sa inyo manggaling ang text blast kundi sa marami pang iba kakilala ng bawat contacts nyo. Maaring sa una ay mapikon sila, pero paano kung hindi sa inyo nangyari at sa iba nilang kakilala, edi ganun din. Makakatanggap din sila ng mga text blast. Sa ngayon, marami ang nakatatanggap niyan, di lang kayo o di lang isa. Kaya media ay para ma-inform sila at maintindihan nila na kailangan nilang tanggapin na may ganito scam sa Pilipinas. Ako man, maraming natatanggap ng mga text blast at binabanggit ang mga pangalan ng target nila. Kaya hingiin nyo sa mga kakilala nyo ang mga ebidensya at sabihin nyo na magrereklamo kayo. Tigilan na ang pagtangkilik sa mga ola at pinansing na demonyo. Inform nyo lahat ng mga kilala nyo tungkol sa mga na-experience nyo. Kung gusto nyo talaga mahinto mga hayop, demonyong timawa sa mga kawalang hiyaang nagpasadsad sa buhay nyo, ay tumulong kayo at maging advocacy din ninyo ang pagkukumbinsi sa mga malapit na kakilala na huwag tangkilikin, huwag papasok sa bitag o patibong ng mga demonyong financing EPSIS, lending ELSIS, ola ng mga kriminal. Timawa, ganid, maitim ang budhi, hayop, demonyong loans, shark, na timawa, ganid, na sumisira, nagpasadsad sa buhay ng maraming tao at nagpabaksak ng ekonomiya at kabuhayan ng napakaraming mamamayan sa bawat araw. Be your advocacy to help us to fight against this demonic act of loan sharks and corrupt employee of our government. All Filipino people must be aware of this legal and illegal scam, budol-budol, fraud. Perfecto T. Bordalio. Petition to stop loan shark. Anti-loan sharks. United Loan Shark Victims. Association of Loan Shark Victims. Fight against loan sharks. Ganon talaga ang ola nakadisenyo para mang budol, mang scam, manlinlang, mang haras, mamahiya, guluhin ang buhay mo, sirain ka sa ibang tao. Yan lang kasi pwede nila gawin dahil illegal at di makatao gawain nila. Terms na abot langit in 7 days. 400% nakita nila sa isang buwan ay hindi makatao, abot langit, sobra pa sa sobra.
kaya hindi sila makapagkaso sa mga biktima dahil iskamyan sila. Budol-budol. Dami criminal case sila nilabag. Alamin ang inyong mga karapatan. I-search at basahin ang SB 1366 Fair Debt Collection Practices Act, Privacy Act at marami pa iba. Labanan nyo ang panggugulo nila sa buhay nyo. Mag-post kayo sa FB nyo ng mga post tungkol sa loan shark. Madami dyan, live, YouTube, mga post, mga TV interview, mga news. Magbasa-basa ng mga comment, post sa group. I-mention mga dapat i-mention sa post, comment. Kung gusto nyo makita, marinig nila mga concern nyo. Nakapublic tayo, nakikita nila yan. Gumawa ng mga page at lagyan ng mga topic tungkol sa mga kahayupan, kadimonyuhan ng mga loan shark o la lending, financing na mapang-abuso. Mag-email ng complaint sa info@pms.gov.ph, pcc@malacanang.gov.ph, cgfd_md@sec.gov.ph, sysad@senate.gov.ph. Correction po, lahat po ng nabanggit na email address ay puro small letter lang, wala pong capital letter. PNP, ACG, NBI, Anti-Cyber, DICT, NTC, National Privacy Commission, DOJ, huwag matakot sa mga panakot na mga peking somon. Huwag maniwala na may kaso kayo sa NBI, DOJ, PNP, barangay. Sila ang dapat magkakaso ng mga kasong kriminal. Huwag may stress, huwag matakot, huwag nyo problemahin. Dahil hindi sila dapat pinoproblema. Labanan nyo dahil hindi tama at labag sa batas ng tao at batas ng Diyos ang ginagawa nila. Hindi mapapalitan ng pain nilang perang inutang nyo ang inyong pagkatao. Loan trap yan. Illegal yan. Laban is the key. Magreklamo. Gumawa ng mga hakbang paano sila labanan. Maraming paraan. Huwag ibuhos sa depresyon ang isip, lalo kayo malulugmok niyan. Gumawa ng mga bagay na kapaki, pakinabang, deadmatology lang sa OLA scam. For allegations of unfair collections, practices, and or harassment, you may contact the following government agencies: Security and Exchange Commission, cgfd@sec.gov.ph, Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group, acg@pnp.gov.ph, PNP, ACG, cfcu@gmail.com, National Bureau of Investigation, Cybercrime Division, Department of Justice, Office of Cybercrime, cybercrime@doj.gov.ph. Tenegra Rich, Madali Loan, 365 Cash, mga nanghaharas din po mga yan. Jason Escultor, sana nga po mabigyan po talaga ng aksyon. Maraming salamat, Sir Perfecto, sa pagtulong nyo po sa amin na biktima ng panghaharas, panghihiya, pananakot ng OLA.
Maraming salamat, sir. Tenegra Rich, sana po matanggal na lang yung app nila. Minsan nakikita ko kasama pa sila sa mga ads. Darna, pilit po namin kinakaya ang interest kasi naging mga good payer po kami. Ang masakit po sa amin, yung mga ginawa nila sa amin, hinaras kami. Dinamay po pamilya namin. Ako po, anak ko mismo, minura ng OLA agent. Sa day of due date pa lang, binastos na po kami. Pati phone contacts po namin, text nila, binastos. Sakit ho sa loob na kami ho magbabayad naman, pero ganito ginawa nila sa amin. Janky, kahit po kami naiisipan namin magpakamatay dahil sa sobrang kahihiyan, pero maraming salamat po sa group ni Sir Perfecto. Nabigyan po ako ng lakas ng loob para labanan ang depresyon. Janky, tama po kayo, sir. Nakakapanghina ng loob ang katotohanan na wala tayong malapitan na ipaglalaban talaga tayo. Lily Contillo, mabuhay ka, Sir Perfecto Bordalio. Naway madami pa po kayo matulungan, mga kababayan natin. God bless your family and more power po. Thank you po, Asintado. Skyler Siriquisi, di ko din naituloy pagpapakamatay ko. Nagkaroon ako pag-asa. Salamat, sir. Nancy Gomez, katatapos lang nila ako i-post sa public group ng lugar namin. Tinanggal nila agad nang itag ko sila, Sir Elazar, PNP, NBI, etc. Isabel Capel, may bago po silang modus, papadeliver sa Lazada at Shopee in behalf of you pag di ka nakabayad agad. Mutya Bonaw, grabe talaga, 4-5 loan, tapos ang amount release 2-7, tapos ang balik 4-9, grabe sila, tapos pinagbantaan pa yung kaisa-isa kong anak, maayos naman ako nakiusap. Mary Jane Pascual, nananakot po sila. Rema Bravo, tama po sir, ma'am. Halos 50% tubo nila in 7 days. Tin Ru MC, please po, sana magkaroon talaga ng solusyon at mapasara. Stop, Ola. Alexis Blackthorn, Perfecto T. Bordalio, nakakatakot sir. May isang ola akong binayaran. Ngayon, sinisingil pa rin ako yung resibo ko sa 7-Eleven from 2019. Borado na po. Kaya, nakakadala if walang OR. Anna Lee A. Junicio, yes po, nakakapikon. Half day lang ako late. Nagbayad pa ako ng late fee. So, bakit ako need insultuhin? Sakuraji Tulig, sana po matulungan nyo kami. Nancy Celeste, cash more po, sir. Kahit pinapakiusapan, parang walang pinapakinggan. Ginagawa pa rin nila ang gusto nila. Nanakot
nang haharas at namamahiya sa mga friend list. Janicel Batak, sana maisara na lahat ng ola na loan sharks at lumalabag sa batas. Cyril Tugbo, Pom Ramos, grabe sila. Ilulubog ka talaga. Mananakot pa kahit di ka pa late P. Cloud Uy, Perfecto T. Bordalio, thank you sir. Ken Selly, sana matulungan nyo po kami. Enir Itak Serajim, sana nga po magkaroon na hustisya ang mga OLA victims. Kayo lang po ang pag-asa namin. God bless po sa inyo. Kahit po kami naiisipan namin magpakamatay dahil sa sobrang kahihiyan, pero maraming salamat po sa group ni Sir Perfecto na bigyan po ako ng lakas ng loob para labanan ang depresyon. Telma Ramos, biktima din po ako. Nakikiusap naman ako na next month ako magkakapera, pero nagte-text na. Masasama at nagte-text palagi sa mga contacts. Lily Contillo, thank you po sa programang Asintado. Lily Contillo, mabuhay ka, Sir Perfecto Bordalio. Naway madami pa po kayo matulungan, mga kababayan natin. God bless your family and more power po. Thank you po, Asintado. Perm Esther, sana po mapasara na yung mga ola. Too much trauma at depression ang ginawa nila. Pati contacts and reference na damay dahil sa kawalang hiya nila. Kahit kailan, hindi nila mababayaran yung mga damage na ginawa nila sa amin na mga ola victim. Ong Jela, depressed, sobra-sobra na. Grabe nangyari kay Sir, kaya tayo tinutulungan ni Sir at ipagtanggol kasi victim tayo ng mga ola. Sana matapos na lahat ng ginagawa ng mga ola na yan. Roslyn Brady Pitelo, ang masama nga po, hindi kami nangutang sa loan na yan. Tas puro pagbabanta sa buhay namin. Pati ako, minor, natatakot na din. Pati siya, nakaka-receive ng mga mura at pagbabanta. Sana po, matimbog na yan. Pom Ramos, grabe sila. Ilulubog ka talaga. Mananakot pa kahit di ka pa late P. Skyler Siri Kisburn, ang wow pera at paskas din po, malala na, di ka pa nga overdue, nang haharas na din, pati contacts mo guguluhin, sobra laki pa ng interest everyday, almost 200. Barbara Gitara, bakit po ganun? Lantaran nang naaargabyado ang mga Pilipino, pero hindi pa rin napapasara yung mga ola. Sana po mabigyan ng pansin dahil marami na pong nahihirapan. Maraming salamat po. Wing De Ocampo, patulong din po, ginawa nila ako ng kwento. May iskandal, sex daw ako sa isang agent
ng Ola. Jason Escolitor. Grabe po talaga sila, attorney. Ang mahigpit lang, papahiyain ka nila at pananakot. Sana po mapuksa po talaga yung mga online loan na yan. Lumagi, Lin May. Help us po, sir. Ma'am, di na rin alam ang gagawin. Palaki ng palaki ang utang namin. Walang silbi ang mga partial payment namin. Jason Escolitor. Grabe po talaga ang laki ng service fee. Tapos, pag di po makabayad, pinapahiya ka nila. Haharasin, tatakutin. Kaya sana po maklose na yan para wala na pong mabiktima. Kapwa natin. Jason Escolitor. Ang ibig sabihin po, kasangkot pala ang ibang nasa gobyerno natin. Sana maging patas po sana ang gobyerno natin. Venus, Venus. How strong are the fine prints na terms and conditions na pina-okay nila sa atin? Jason Escolitor. Kaya pala malakas ang loob ng mga Ola na yan kasi may mga kapit sa itaas. Tama po, san po ang hustisya natin? Kayong mga nakaupo, sana mabigyan nyo kami ng pansin. Jason Escolitor. Proud kami sa'yo, Sir Perfecto. Gira, Faith, Di Maapi. Marami po natatanggap na puntahan daw ako sa barangay kapag di ako nagbayad. Meron pa pong natatanggap pagbabanta sa pamilya ko. Min Jin, willing kami magbayad. Pero sa ginawa nilang pag-post at text blast, kailangan pa ba magbayad? Arebir, Rowy, first time ko lang po magkautang sa Ola. 2 weeks ko pa lang po, di ko po expect ganyan pala sila. Kung alam ko lang po, never na sana ako sumubok, pati friend ko. Nahikayat ko pa mangutang, kala ko okay kasi. Assured Arajeb. Sir, sana yung mga nakakaranas ng harassment ng mga Ola na yan ay mabigyan ng hustisya dahil kulang pa po yung pagbabanta nila at pangaharas sa mga may utang. Vince Cain Sekdela. Yung itetext pang papabutasan ang bungo mo, pati buong family. Isabel Capelan. Walang problemang magbayad, pero yung harasin ang tao at kamag-anak, mga kaibigan, yun ay mali. Sad Sky. Biktima din po ako ng online lending, pananakot at pagmumura at pamamahiya sa mga contacts ko. Po